Good day sa atin, mga kaibigan. Meron kang motor, nanghiram ka ng motor, hindi sa'yo nakapangalan ng motor, anong dapat mong gawin? Mahuhuli ka ba ng LTO, ng SPG pagka naroon ng checkpoint kapag hindi nakapangalan sa'yo yung motor mo? Ano ang dapat mong gawin? Tara, pag-usapan natin yan. Hello! Good day sa atin, mga tiulo. Good day sa atin, mga kaibigan. May mga nagtanong na rin sa atin, or may mga nag-PM, and then may mga kaibigan din tayo na nagtatanong, Papa Henry, pwede ko pang gamitin yung motor ng kaibigan ko, or ng kapatid ko, or ng tatay ko, or ng tropa ko, sa pagbiyahe, kahit hindi nakapangalan sa akin. Diba? Marami sa atin nag-iisip, pwede ba yon? Kasi hindi naman nakapangalan sa akin. Wala akong hawak na deed of sale. Wala akong hawak na authorization letter. O pwede ba na gamitin ko ang motor nila? Napakasimple lang yan. So, kung yung motor na gagamitin mo ay may rehistro, may ORCR, hindi expired, tapos yung gagamit ng motor ay may lisensya, at ang number code niya o yung restriction niya is pang motor, huwag po kayong matakot. Kasi, hindi po kayo huhulihin basta legal lahat ang dokumento ninyo. Nulit ko ah, mga kaibigan na, nulit ko, may OR, may CR, hindi yung expired. Yung lisensya mo, restriction niya is pang motor at hindi rin expired. Diba? Hindi po kayo dapat hulihin, hindi po kayo dapat patikitan na hindi sa inyo nakapangalan ng motor kasi ginagamit ninyo. Wala pong batas. Base na rin sa sinasabi sa mga napapanood natin, kahit kay Colonel Busita, sinasabi niya na hindi po tayo pwedeng hulihin kapag hindi nakapangalan sa atin ang motor. Diba? Na ginagamit natin. Ngayon, worst case scenario, mga kaibigan, ganito. What if nahuli tayo ng checkpoint kasi sabi nila is bawal daw. Meron naman na checkpoint na hindi minsan alam. So, hindi natin nilalahat. At disclaimer lang, hindi natin nilalahat na nagkakataon kasi minsan merong nangyayaring ganun. Ngayon, anong dapat yung gawin? Ganito lang. For safety purpose na rin natin, mga kaibigan, kung bibiyahe ka long ride, hindi sa'yo yung motor, hiniram mo lang kung kanino man, kapatid, kung sino man. For safety reason, for safety na lang natin para hindi masyadong abala or hindi masyadong mainit sa mata. Or sabihin natin, hindi, wala na masyadong issue. Diba? Total, hiniram mo naman yan sa kaibigan mo. Hiniram mo naman yan sa kapatid, sa tatay mo. Diba? Alam mo naman na legal yung motor na ginagamit mo, hindi yung card lock. Humingi ka na lang muna or magpirmahan kayo ng authorization letter. So, ano yung nakalagay sa authorization letter? Siyempre, for safety lang to. Ito, hindi ko naman sinasabing gawin ninyo. Pero, para hindi lang masyado tayong maabala at hindi magkaroon ng aberya sa daan kapag nagkaroon ng checkpoint. At ano ba nakalagay? Siyempre, pangalan mo, pangalan ng may-ari. Isama mo na rin dun yung body number, chassis number, yung driver's license number ng may-ari, tsaka yung pangalan mo, nakapirma sa'yo, driver's license mo. Basta yung complete information ninyong dalawa na nagpapatunay na pinapayagan ka na gamitin mo yung motor niya, lalo na sa long ride. Diba? So yun lang, mga kaibigan, yun lang ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Na ulitin ko ha, hindi po bawal gumamit ng motor na hindi nakapangalan sa inyo. Basta, hindi po expired ang rehistro, may ORCR yan, hindi po expired yung driver's license na gumagamit, at ang restriction po niyan dapat is 1. Okay? So, the rest na violation, halimbawa is traffic violation, sabihin natin, kung ano man yan, ang mananagot pa rin doon yung driver kasi siya yung lisensya niya makukuha, di ba? Okay? So, yun lang mga kaibigan, sana nasagot ko yung mga ibang tanong na dyan, tungkol dyan. So, maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo. At hindi lang yan, kung may mga ibang tanong pa kayo, pipiliin natin masagot sa mga susunod nating video. Okay? So, maraming salamat. Salute sa inyo. Ride safe always. God bless always. Because your family is waiting for you. Bye! Thank you!